Walang tunog. Empowering Monday evening sa inyong lahat. Type 10 kung maganda ang kalagayan mo ngayong oras na to. Type 10. Sige daw. 10. Hello po, press ganda. Yes, hi. Curious ako. Sabi kasi ni Mary Ann kanina, yung speaker natin ay unique. Ano kaya ibig sabihin ng unique? Apat ang paa? Ano ba? Sige, press. I-reveal ko na po. Sige daw, sige. Ano ba yung kasi unique every, na yan? Yes. Every ikaw ay speaker, na-exercise yung ano, na-exercise yung pangako. Natatawa ako lagi. Napapatawa ako eh. Oh, yun ang pinaka-importante sa lahat. Yes po. Hindi po kayo literal na komedyante, pero na nakakapatawa kayo ng tao. Ayun po. May English dyan. Inborn. Inborn. Diba? Hindi, importante yan. Kasi hindi naman, dapat ang natutunan ko sa learning, dapat habang natututo, masaya ka lang din. Kasi pag ang tao masaya, mas marami siyang natututunan. Diba? Pag masyadong, well, hindi naman ibig sabihin na pag masaya, wala, di ba yung iba, ano ba naman yan, puro joke. Iba naman yun, iba naman yung joke time sa masayang presentation. Di ba? Kung matatan, sino dito yung present last week? Can you please type 5? Sarap tumawa kasi kahit di nakakatawa. Yan ang malupit doon, tumatawa ka kahit di nakakatawa. Jonah, nakakatakot na yan ha. Huwag ganyan. Ayan, ang dami nila oh. Okay, ilan na ba tayo, Mary Ann? Grabe, 84! 16 na kembot na lang, 3 digits na tayo. Push pa, push. Okay, kung nandito ka last week, ano yung topic natin? Sige nga. Dali, ang laki ng mukha ko, i-ano ko na, na-view ko kayong lahat. Yan. Pwede nyo dun sa mga ano, sa mga lapida, pwede kayong mag-type kung natatandaan nyo. Kasi majority ngayon lapida. Si Nene, kanina nakikita ko yung mukha na wala. Right attitude, yun. Oo. Si ano? Si Rosemary, palitan mo, hindi lang attitude kasi merong bad attitude. Oo. Dugtungan mo pa. Right attitude. What about right attitude? Ano yung natatandaan nyo? By the way, napanood nyo na ba? Kasi ang maganda sa ano natin, sa mentoring session, nilalagay din natin ito sa Zoom. So pwede meron kang repeat. Ay, sa Zoom, sa YouTube pala, sorry. Pwede mong ulit-ulitin kung ano man ang naging favorite mo, di ba? Yung may pinakamalakas na impact sa'yo. What about right attitude? Ano yung natatandaan mo doon? Without looking at your notes, ha? Uulitin ko. Kung ano yung naiwan sa utak natin sa right attitude. O, huwag magsisinungaling. Ang niloloko mo, sarili mo kapag tumingin ka sa notes mo. Sige. Nakikita kita. May third eye ako, kaya unique ako. Skills. Sabi ni Hong Kong Rose, skills, knowledge, and right attitude ang natatandaan niya. Ano pa? Kung paano mo ginagawa yung business. Okay, what else? Ano pa yung natatandaan niyo? Na last time. If it is to be, yan. It is up to me. Attitude shift. Nice. Wow, si Razer. Si Miss Shift. Nice, nice. What else? Pwede kayong manggaya. I mean, hindi naman gaya yun. Kasi yun naman talaga yung naiwan sa ano nyo, sa isip nyo. What else? Ano pa yung naalala mo? Yung tumatak sa'yo? Nako, si Fairy Lou sa kisame na nakatingin. Basta wag kang uhuli ng lamok ka. Ang taas ng pagkakataano niya yun. Parang nandun yung sagot sa kisame.
What else? Sabi niya, ano to, kahit na may skills and knowledge, kung walang right attitude, mahirap maabot ang success. Tama. Mm. Kasi 99% attitude, 1% lang ang skills. 3 A's, adjust, hindi accept, adapt. Adjust, adapt, accommodate. But it's okay, Aurora, at least sa tatlo, dalawa ang na-retain. Sana lang ang i-improve, yung adapt. Sabi ni Ana Marie Abella, applied knowledge and always attend trainings. Ah, okay, tama. Knowledge application, kumbaga. Yung galing at skills are nothing if no right attitude. Correct! Okay. Eto, ilan na ba tayo? Kasi meron ako sobrang importanteng itatanong sa inyo. And I want you to really think. Okay? As in, pag-isipan mo talaga pag sumagot ka. At yung real talk, ha? Yung makatotohanan. Kung ano talaga yung totoo. Okay? So, 89, 99. Sabihin ko sana pag 90, tatanungin ko na. Eh, nalaglag ulit, naging 89. So, hindi ko muna itatanong. Babasahin ko muna to. Sabi ni Aurora de la Peña, good learning and listening attitude. Yes. Nandito ba si Melchor Villacorta? Melchor type, yes. Andito ba si Coach Mai? Si Coach Melchor, nandito ba? Si Coach Mai? Si Coach Dory? Coach Connie? Are you here? Coach Anna? Coach Mean? Coach Sophie? Sin si Icon? Nagay lang icon. Si Connie ba yan? Ah, wow! Galing na na. Icon, Connie. Ayos. Okay. Sabi ni Fairy Roxy, ang attitude ang nagpabalanse ng skills and knowledge. Yan. Okay. May tanong ako sa inyong lahat. At gusto ko, namnamin nyo, lalo na po yung kahit lapid ka lang ngayong oras na to. Okay? Ito na, magtatanong na ako. All eyes, all ears. Makinig ng mabuti. And gusto ko, pag sinagot mo to, yung totoo ha. Real talk. Can you type real talk, please? Sana kahit lapida mag-participate po. Wow, dami. Real talk, real talk. Okay. Naka 90 na ba tayo? Mary Ann, yes, na real talk? Pakibilang. Yes, 91 na po, press. Ba sumobra pa? Hindi, yung mga nagsabi ng real talk. Umabot na ba tayo ng 90? Kasi gusto ko malaman kung talagang lahat nagpa-participate. Kasi gusto ko, yung tanong ko ngayon, eh manamnam nung lahat. Okay, eto na po. Eto yung tanong ko. Okay. Kung aalisin ang compensation plan ng MCOR, sa tingin mo, tsatsagain mo pa kaya na every Monday a-attend ka ng mga trainings, every health symposium, kahit baha, susugod ka, tatawid ka ng EDSA para umattend lang ng health symposium? Pag-isipan mo ha, matalinong sagot. Real talk na sagot. Ano ba yan? Ang daming hindi.
Okay, o eto naman, e-explain natin. Huwag kayo mag-alala, itatype nyo na lang po. Gusto kong maintindihan. Bakit hindi? Okay, gusto ko rin maintindihan kung bakit ang sagot mo, yes. Na kahit bumabagyo, health symposium, ano ka ng ba, tatawid ka ng ano, ng baha, just to attend a health symposium. Okay na every Monday, pag walang signal, lalabas ka talaga ng bahay. Can you please share? Oh, sabi ni MM ni Coach Maricar, business walang personalan. Mm-hmm. What else? Yung mga nagsabi ng no at yes. Ginawa ko po business dahil sa kitaan po, si Risa. Paki-complete po ang question. Kompleto na. Yes, kasi pwede pa rin magbenta. Wala ngang complan. 795 SRP. Sabi ni Perry Glenda, yes. Okay. Do you want to hear my answer? Kung ako am Korean? Kung ako am Korean, gusto niyo marinig? Yung real, real, real talk? Yes, okay, ito yung real talk. Baha, ulan, bagyo, pupunta ako. Ba't ako pupunta? Di ba? Hindi ako pupunta, utang na loob. Huwag tayo mag-anuhan. Pananaw ko to ha, sagot ko yon. Hindi ko gagawin yon. You know why? Kasi kung mag-MCOR ako, dahil sa opportunity na meron si MCOR. So kung tatanggalin yung opportunity, tama ba ako? 'Di ba? Ba't ako mag-aaksaya ng panahon? Bakit ko isusuong yung health ko sa baha na wala naman ako mapapala? 'Di ba? Oh. Sasabihin mo ano, kasi maganda po yung 24 alkaline C. Hello, sodium ascorbate, marami ring vitamin C sa labas. Tama ba? Oh, ngayon biglang correct ka na. Hindi kita maintindihan eh. Kaya nga ano sabi ko? Sabi ko, gagamitin natin ang ating coconut brain pag magsasagot tayo. Huwag lang sagot ng sagot. Diba? Need ng income. So ibig sabihin, ang ano ang common denominator ng mga taong nagtsatsaga? Diba? Nagpapakadalubhasa sa MCOR. Kasi gusto nating kumita ng malaki. 'Di ba? Hindi lang basta kumita, kulang yang salitang kumita. Kasi kahit hindi ka mag-MCOR, pwede kang kumita sa labas. Pwede kang mag-employment, may kita pa rin naman doon. Pwede kang magtinda ng balot, pwede kang magtinda ng isaw. May kita pa rin naman doon. Pero definitely hindi niya kayang tapatan yung pwedeng kitain mo sa MCOR. 'Di ba? So, ano yung pino-point out ko? Everyone here, kaya natin 'to tsinatsaga, dapat ma-realize natin because of the business opportunity na meron si MCOR. Sa totoo lang, ito po ah, ito ang katotohanan. Lahat ng produkto natin, bonus 'yan. It's so happy na totoong company yung sinalihan mo. Pag sinabing totoong company, totoong may magagandang produkto. Kasi bakit? Lumingat ka sa ibang kumpanya. Okay? Na meron dyan nga, mas malakas pa sa atin. Check their products. Imagine na, mas malakas sila sa atin, pero produkto nila, wala kahit kalahati. Wala sa kalahati. Sa in terms of effectiveness. Diba? Pero bakit din nila yung tsinatsaga? Kasi dun sa kung anong meron sila, may opportunity silang nakita dun. Diba? So sila, literal, kahit siguro, eto ah,
Actually, hindi siguro. I talked to some members of other companies. Ang salita nila sa akin, upline din ang tawag eh. Eh, syempre, mga kaibigan natin. Kami up, siguro, kahit ipot ang ano nito, ipot ang produkto, kayang-kaya namin eh. Why? Do you think dahil yung ipot, eh, madaling ibenta? Definitely hindi. Diba? Kasi bakit? Because of the opportunity. Okay? Because of the opportunity. So, sa kanila, lumalabas, bonus lang yung produkto. Diba? Ang pinaka main product is the compensation plan. Kaya ang tanong ko, kung tatanggalin yung comp plan, magkikita-kita pa ba tayo? Tsatsagain mo pa ba? Gagastos ka sa Zoom? Diba? Sa internet mo? O, tsatsagain mo pa ba? Magpakatotoo ka nga. Gets nyo ba? Hindi ako galeta. Tawag dito, passion. Okay, because is my ang passion ko naka-anchor sa opportunity. 'Di ba? That is why nung nagni-network ako, nandun ako sa isang kumpanya, babanggitin ko. Kasi totoo naman, kalkalin niyo yung pangalan ko doon, iFern. Kami yung unang-unang balsada. And then, you know, first 6 months namin, wala kaming produkto. In fact, even up to now, may mga kaibigan ako doon. Ganon, puro delayed pa din yung products nila. Pero ano nangyayari? Ang lalak. Nung that time, nung nag-join ako doon, first 9 days ko was 1.2 million pesos. Is it because of the products? What do you think? Dahil ba sa products? Hello? Yung mga sumagot ng yes, mag-isip. Wala nga product. Asasabi ko lang eh, after 6 months dumating eh. Walang product. Pero hindi pa dumadating yung product. First 9 days, 1.2 million yung kinita ko. And then after that, kalahating million ng kalahating million. Nasa YouTube yun kung gusto mong paniwalaan yung sarili mo. Nandun pa rin ako ngayon sa YouTube. Now, paano nangyari yun? Because in network marketing, the real product, eto ah, para alam nyong lahat, no, the real product is the business opportunity. Majority, yan talaga. Secondary ang produkto. It so happened, we are all blessed, lalo na kayo, kasi hindi lang opportunity ang pinaganda ng MCOR. Sobrang gaganda rin ng mga produkto. Do you agree? Diba? Sabi ni Hong Kong Cheryl, dahil sa galing sa sales talk, actually, hindi din. Hindi. Alam niyo kung nasaan? Nandun sa belief, doon sa opportunity. Kasi ang tao, pag may belief ka, kahit hindi ka marunong magpaliwanag, sa totoo lang, ha, kahit bale-balentong, mali ba nila kung magkano talaga ang direct referral or ng pairing? Sige nga, pag pinresentahan ka, 10 ways to earn, alam mo ba kagad? Di ba hindi? Eh bakit yung mga tao nag-join? Hindi mo nga 10 ways to earn ng pinresente. Di ba? Hindi dahil sa sales talk, kasi nararamdaman niya yung belief mo, yung conviction mo. Di ba? Yun eh. I agree. Kay Rosemary, sabi niya, mind setting, yung mindset, exactly. Ano yung pinapaniwalaan ng utak mo? Di ba? Yun. So, I really hope dun sa simple questions ko sa inyo is may na-realize kayo. Diba? Sana may, kasi example, vitamin C. Make up your mind. We're not the only vitamin C. Diba? Oh. Hindi, ang ganda po kasi ng Restore. May barley. Hello? Make up your mind. Hindi lang ikaw ang merong ano, Restore. Tama ba? Hindi lang ikaw ang may gluta. Oh. Pero bakit? May mga ang ganda ng product, pero dun sa iba, hindi maganda yung produkto, pero ang lalaki na kinikita. You know why?
Kasi naintindihan na nila kung ano ang real product ng network marketing. Okay? The real product in network park marketing is the opportunity. It so happened, we married the both worlds. Magagandang produkto at napakagandang opportunity. Diba? So what happened? Oh, ito, real talk. Okay? Yung advantage naging disadvantage. Okay? Sila, yung disadvantage nung iba, ginawa nilang advantage. Okay? Paano yun? Tinan mo ha, dahil hindi ganun kaganda ang produkto nila, hindi sila makikipaglaban sa inyo. Diba? Nang ano, pagandahan ng produkto. Saan sila makikipaglaban? Palakihan tayo ng komisyon. Diba? Opportunity, binary lang. Wala na silang iba pang ina-explain pa. Tama? Pero tanungin mo sa products, wala talaga yung sasabihin kahit ano. Diba? May pinakita nga ako sa mga leaders natin eh. Kumikita siya ng bata pa to, 27 years old. She's earning minsan 800, minsan 1M, minsan 1.2. Alam mo, pag tinignan mo yung ano niya, Facebook niya, siya lang ginagawa niya. Nagtitimpla nung juice na product nila. Tinitimpla lang niya. Ganito ang pag-ano ng bubuksan, nilalagay sa baso. Okay? Pero walang sinabing, bulok na paa, gumaling. Wala. Walang ganon. Bakit? Kasi yung disadvantage, ginawa nilang advantage. Di ba? Ganun ang ginawa nila. Naghanap sila. Okay? Sa atin, anong nangyari? Na-in love sa product, nakalimutan yung opportunity. Gets nyo ba? Nagigets nyo ba yung point ko? Can you type 10 kung nagigets mo ako? Ang dami na ngayon, 10. Diba? So, now, I have a question. Okay. Ano ang common denominator natin or denominator nyo kung bakit nagsama-sama tayo ngayon? Kung bakit chinatsaga mo? Why are you keep on attending? Because of the products or because of the opportunity? The business opportunity. Alam mo, may ano, hindi lang siya makalipat sa atin eh, pero taga-silip yun sa mga IG ko, sa mga my story ko, mga reels ko. Believe na believe siya sa easy natin. Alam mo kung bakit ko na nagamit yung word na ipot na galing sa kanya? Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, upline, kahit ipot ang laman ng package na yan, 1.5, tapos 1,000, yung direct referral, bibenta ko yan. Yung 5,000 para maging dealer tapos pwede na siya makapagbenta ng ano, ng tigwa 1.5. Kahit ipot lahat ng products niya, bibenta ko yan. Imagine, ganun ang mindset nila. Kaya sabi ko, okay, no wonder. Di ba? Because their anchor is the business opportunity. Di ba? It so happened na we are far blessed and I really believe we are this, you guys, and this company is far, far best and far better ng mga company sa labas. Kasi sila nga eh, kaya nilang sikmurain. Imagine, kaya nilang sikmurain. Kahit ipot nga daw, ibibenta. But I like the mindset. Diba? I like the mindset. Kasi again, the bottom line is, kaya tayo nagsama-sama, kaya natin ginagalingan dahil ba gusto mo makabenta ng malaki?
or dahil gusto mong kumita ng malaki? Sige daw. Kasi magkaiba yon. When you say benta, direct selling ka lang, agud mo, ano mo, self-effort lahat. Or kumita ng malaki. Kasi gusto mong i-maximize yung word na leverage. Na ayaw mong kumayod ka. Kung ano yung kayod mo ngayon, yung sakripiso mo ngayon, dahil nag-uumpisa ka pa lang, you're expecting na dadating ang time, hindi mo nagagawin yun kasi ibang tao na ang gagawa nun para sa'yo. And magmamaterialize lang yan pag naiintindihan mo, nanamnam mo yung business opportunity ng MCOR. Yung naka-mindset ka, nandito ako ngayon sa MCOR, what I want to happen is to max out every day. Apply, teach me how to max out every day. Kasi dun ko ma-achieve yung lahat ng pangarap ko. Paano ako magma-max out? Teach me. Dapat yun ang mindset mo. Every day. Kaya nga ang tawag, max out. Ibig sabihin, na-maximize mo yung business opportunity. Pres, galit ka ba? No. Kaya ako ganito, I am super excited for 2024. Imagine if you will have the right attitude and the right mindset bago dumating pa ang 2024, kumusta naman kaya ang magiging buhay mo pagdating ng 2024 kapag negosyante ka na talaga mag-isip? Kapag ang anchor mo is the opportunity na literal dadating ang time, sasabihin mo, kahit pag gawin ni MCOR, ipot yung laman nung ano. Sinasabi ko lang to, ha? Okay? To exaggerate things. Kahit ipot ang laman yan, I am here for the opportunity. Gagawin ko pa rin yan. Kasi bakit? Look outside and look for an opportunity. Look for a bet. Masasabi mo, nakatapat natin 1,500, 1,000 direct referral. Gets nyo? Oh, wag kayo malungkot. Diba? I really hope may ma-realize tayo. Kasi yun lang naman yun eh. Diba? Your anchor should be the business opportunity of MCOR. Kaya ano ba tagline? What's the vision? We improve lives. Ano yon? Dahil sa vitamin C? Dahil sa Alka White? Hello, kahit di ka mag-MCOR, makakabili ka niya sa labas. We improve lives through the business opportunity na produkto mo. Yun yun. Gets nyo? Sige daw, kung gets mo, type 1,000. For those people who are just new, congratulations, kasi bago ka pa lang, pwede ka na magkaroon ng tamang mindset. Okay? Hindi matatagalan yung progress mo sa MCOR. And I always believe, kung bago ka, first time ka, meant to be, na ito yung first time na marinig mo. Because excited ako na ma-experience nyo yung na-experience ko before. First 9 days, 1.2 million, walang produkto. Ano meron? Opportunity. Yun ang binibenta ko. Kasi ano ibibenta ko? Walang product. Ay, tanungin nyo. Ulitin ko, anong company? iFern. 01 po ako doon. Top earner ako doon. Every week, kalahating million. 6 na buwan, wala kang products. After 6 months, may dumadating na products, pero hindi pa rin enough. Isa lang ang rules ko dati sa mga downlines ko. Yung product na na-receive mo, wala kang karapatang gamitin, wala kang karapatang ibenta. Para saan? Show mo lang yan. Papakita mo para may mapapakita ka, may mahahawakan sila. Ah, eto pala yung ano. Ito pala yung kulay ng bote. Hindi effect ang pinag-uusapan. Opportunity. And I really want to help you guys realize that you are in the, well, there's no such thing as perfect. But for me,
in my own eyes and my heart, Emperor is perfect. Perfectly imperfect. Na merong kang dalawang ginto sa kamay mo. Ginto ng magandang mga produkto at ginto ng napakagandang business opportunity. And you know, kung medyo matagal ka na dito, kung bakit hindi pa sumisipa, hindi ka pa nagsi six digits, because hindi mo naman maximize yung totoong produkto ni Emcor, which is the business opportunity. Can I hear an amen? And because of that, okay, for tonight, we will learn from somebody, okay, na hinahangaan ko, nakasama ko siya before sa unang-unang MLM company ko. My first MLM company was New Skin. I was there for 5 years. I was able to reach Ruby executive level. Doon din, we weren't there because of the products. Alam niyo bakit? Eh kasi naman doon yung sabon doon, one ton na. O, di ba? Eh nasa Pilipinas ka. Now, bakit sinatsaga? Again, it's the opportunity. Di ba? Bakit may mga nagjo-join? Because of the opportunity. Pag tsatsagain mo tong MCOR, magpupuyat ka, iiwanan mo yung pamilya mo to do your business, di ba? Mamumuhunang ka. You need to make sure na ang totoong produkto mo is the opportunity. Okay? Because that is the shortcut. Ang Pinoy, di ba, gusto na shortcut, kaya nga na pumapasok, nakakapasok sa scam eh. Gusto instant, instant, instant. You really want instant? Be the business opportunity. Be the business opportunity, your real product. Ang maganda niyan, di ka mapapahiya. Kasi bakit? Eh kasi, di ba, yung produkto mo ang gaganda. Yung iba nga eh, wala nga pakialam sa products eh. Di na kinukwento nga eh. Gets mo? Oh, kasi ano nirarara niya? Yung business opportunity. Okay? Now, for today, palagi kong sinasabi sa inyo, this is mentoring session. But today, I am not just your only mentor, pero kukuha tayo ng ibang mentor na hinahangaan ko na resource speaker din siya, na nakasama ko before, yun nga, sa isang company. He is the only transformational coach ngayon. This is just a video, but again, I would like to request everyone to sit down, to listen, isa puso namin bawat words. Because siguro mga 8 beses ko na itong pinapanood, but every time pinapanood ko siya, sobrang marami ako nare-realize. Okay? So, put your volume up because I really want you to learn from this. Okay? Tapos gusto ko, ang gawin mo, namnamin mo, tapos mamaya magtatanong ako, ano yung tumatak sa'yo? Okay? Hindi ito, uulitin ko ah, hindi ito patalinuhan. Okay? Ang MCOR, hindi patalinuhan. Ang MCOR, kailangan meron kang ma-realize. Okay, hindi mo kailangang maging matalino. Basta may utak ka, for sure meron kang marirealize. Pag may gusto kang mangyari sa buhay mo, I'm sure meron kang marirealize. Okay? So, please watch this video. Lumaki akong alos lahat ng hindi magandang nangyari sa buhay na experience ko. Feeling ko, pangit-pangit ko, bobo-bobo ko. First job ko, janitor/promodicer, kahit walang sweldo, bigay mo buong buo as if binayaran ka ng 1,000,000 because yun yung signature mo. Because the value is in the experience. Doon ako nagkaroon ng new mindset, which is growth and development. Sobra akong nag-improve, sobra akong gumaling. And then you become financially successful. Yes, sa buong family ko, sa buong angkan ko, pero deep inside, I was suicidal.
every night I would always pray, sana take away my life. Why? May pera ka. Why is it still depressing while na-achieve mo lahat ng success na ginusto mo sa buhay mo? Lahat pala ng pinagdadaanan ng buhay, hindi siya pwedeng takpan na lang ng brand new car, brand new watch, world class travel, never about position, never about business, but it's all about you that you carry on a day-to-day basis. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang ibinabahagi namin sa RDR Talks dahil espesyal na kwento ng tagumpay ang RDR Talks. So ngayon, makakasama natin ngayon ang one and only na transformational coach dito sa Pilipinas. Napakarami niya na hong natulungan ng mga business owners na napalago ang kanilang mga negosyo at kanilang mga hanap buhay at iba-iba pang mga engagement. Kasama natin ngayon, walang iba, Coach Russ Yuson. Thank you. Excited ako to be with you at the same time, making sure na lahat nung nakikinig sa'yo magkakaroon ng magandang learning for today. Yes, Coach. Ano ang background mo pagdating sa coaching? Lumaki akong lahat ng disadvantage sa buhay nandyan na sa akin. Feeling ko pangit-pangit ko, feeling ko bobo-bobo ko. Halos lahat ng hindi magandang nangyari sa buhay nung lumalaki ako, na-experience ko. Tapos buti na lang nagkaroon ako ng mentor nung first job ko, which is a janitor slash promodizer. At unang binigay sa akin na libro, yung Think and Grow Rich. At 21-year-old, nabasa ko yon. Hindi dahil gusto ko basahin, dahil pleaser ako, gusto ko i-please yung boss ko. Nung binasa ko, dun ako nagkaroon ng new mindset, which is about growth and development. Kaya umayos ang buhay ko at early 21. Sobra akong nag-improve, sobra akong gumaling. At age 35, ako yung pinaka-successful sa buong family ko, sa buong angkan ko, siguro sa buong batch ko sa school. Pero at 35, I was getting all the success, pero deep inside, I was dying. And then you become financially successful. Yes, from promodizer, naging salesman, naging sales supervisor, naging regional sales manager ako, taking care of the entire nation in only one company. At the height of my career, I was suicidal. Why? Hindi ko alam eh. Lahat nung pwede kong puntahan, psychologist, psychotherapist, napuntahan ko na hindi nasosolve yung problema ko, nagiging numb lang ako because I need to take certain drugs or what. And then, pinaka-last draw ko was life coach. 2007, hindi pa naman uso yung life coach na word eh. Ngayon lang naman yung uso na lahat na nagiging life coach. Correct. And dun ko na-realize, kaya pala ako in deep shit in my life simply because I was running after success, running after money, running after all of these things that I think will make me happy. But behind it was also my way of proving that, hey, you have to love me. Hey, you have to accept me. Alam mo yung emptiness na akala ko mapupuno ng pera, mapupuno ng success. Yun pala mas lalo akong binabaon deep inside. Can you imagine every night I would always pray, sana take away my life because wala nang worth yung buhay ko. Moving forward, doon ko na-realize sa tulong ng isang life coach na lahat pala ng pinagdadaanan ng buhay, pilit kong kinalimutan at hindi siya pwedeng takpan na lang ng brand new car, brand new watch, or world class travel. Kung hindi, ang sagot din ng external problem ko is internal problem. And that's where I get exposed with a life coach. All of a sudden, I dropped everything just for me to get back my life. May pera ka? Yes. Mayaman ka? Yeah. Isipin mo from janitor, promodizer, tapos napaangat mo yung sarili mo. Why is it still depressing while na-achieve mo lahat ng success na ginusto mo sa buhay mo? Na-realize ko lang nung nagkaroon ako ng life coach, habang lumalaki tayo, ang dami nating mga hinanakit sa buhay, hindi kayang takpan eh ng success at pera yung trauma na napagdaanan natin habang lumalaki. As simple as nung maliit ka, si nanay kailangan umalis ng bahay kasi magtrabaho, feeling mo iniwanan ka, hindi niya naman sinadya yon, kaso lang trauma mo yon at bit-bit mo yon. Kaya every time meron kang kaharap na tao, lagi mong pagdududahan, iiwanan ba ako nito? Hindi. That was going on in my life. And I guess general assessment ng mga tao, ganun eh. Ang hinahanap at hinahabol lagi nila sa buhay is yung resulta ng financial. Resulta na magkabahay, magkakotse, resulta na magka-savings, makalagpas sila dun sa poverty line. Pag nakarating ka pala dun sa tuktok, dun mo palang malalaman kung ano talaga yung tunay na mga problema mo sa buhay mo. Correct. I'm not saying na hindi nakakaroon ng kaligayahan ng pera or success. At ang sinasabi ko, mababaw. Mababaw? Why? Yes. Lahat ng kaligayahan is nasa puso eh. Pero pag empty yung puso at maraming hinanakit, maraming bagahe na hindi nare-release, no matter how much money you have, you're still the same. Kahit anong yaman mo? I would always say, karamihan ng nako-coach ko na million at billion meron na, meron pa rin emptiness. So, ang opposite ng emptiness is fulfillment. Exactly. How can you be fulfilled in your life?
feeling good about yourself when I am by myself. Whether may pera or wala, may relationship ako or wala, or I'm fit or not, happy ako tungkol sa aking sarili, especially sa kung ako'y nag-iisa. Paano ka magiging masaya nang nag-iisa ka? Kaya nga marami daw taong lonely, it's because they don't like the person who they are alone with. Most of humanity, and this is based on the coaching that I've learned, tatlo lang issue natin sa buhay. Una is feeling mo I am not good enough. A lot of people, when they are in a state of creating things and they're very perfectionist, no matter how much they work hard, no matter how much they achieve something, hindi pa rin sila satisfied. And that brings a lot of emptiness. Bakit? Because feeling nila, they're not good enough. Siguro habang lumalaki, na-compare ka. Anak, hindi mo yung pinsan mo, magaling. Sana galingan mo. So now you start proving. That's one. Some people is, I am unloved. In a romantic relationship, lagi kang naghahanap ng kalinga, ng attention, mahirap ng pagsabihan. Kasi nga, feeling mo hindi ka mahal. Papansin parate. Again, these people are not bad people. Maybe because siguro nagpalaki sa kanila, hindi yung dapat magpalaki. Most probably, yung mga anak na mga OFW. Parang lumaki ako, dapat si nanay at si tatay na dito. Bakit si yaya ang kasama ko? Bakit si lola? And that feels the emptiness. Buong buhay mo, kailangan mong i-prove lagi yung sarili mo. The number one problem of humanity right now is actually anxiety, depression, loneliness. Simply because, again, all of this is externally driven. Hindi lang na-like, hindi lang nag-comment, hindi lang nagkaroon ng magandang effect yung pinost nila. They feel empty kaagad. They feel broke. They feel depressed. Simply because it's always looking for outward. The moment human being notice and understand that ang solusyon ng lahat ng struggle ng problema mo, whether it's money, it's health, it's relationship, ikaw. Ikaw. That you are the solution to every problem that you have, then you become now the solution of anything that you're looking for. The third thing. I am bad. So, eto yung bata na they get all the attention by being bad. Takbo-takbo ang bata, natumba yung base. Nung natumba ang base, sasabihin na nanay, bad ka, bad ka. Ah, okay, now, I have to be a bad boy para mapansin ako. Kapag ka ganun ang pagpapalaki ng magulang sa anak, expect ninyo na yung anak ninyo babaunin yan hanggang pagtanda niya. Not unless nagkaroon siya ng awareness na number one, kung paano ka pinalaki, hindi sinadya na magulang mo yan. Exactly. Bit-bit nila yan. Pasa ni lolo sa magulang lang at pinasa lang sa'yo. Ibig sabihin, the number one cause of depression, anxiety, the number one cause kung bakit hindi magiging successful ang isang tao, it is all because yung mga tao mali pinalaki. Exactly. Or yun lang yung nadatnan. Tawag natin dyan culture scape. Yung pag-iisip na kung napanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. That is most of humanity, I should say 90% of people feels the world happens to me and I am a victim. Kasi no matter how much you teach them, no matter how much you pay them, for them to think their mindset that they're responsible with their success, they still blame you. So you have to fix internal bago mo ayusin yung external. Yeah. Sabi nga ni Vision Lakiani, transformation is number one. Right. You hack your past through forgiveness. If you're still running after success but it's still like you're pushing so hard, simply because yung past mo hindi mo pa nabitbit. That's why the first thing that I recognized in order for me to start healing myself at age 35 was to let go of the blame, the anger, the guilt, and the shame that I experienced while growing up. And the only solution for that is let it go, forgive it, thank it, and above all, bless it because you know your life will never be the same again when you now start to live a life that will bless the world because you have hacked your past to forgiveness. Yes. The reason why maraming Pilipino ang mahirap, it is all because sa kultura. Yung mga magulang at yung mga magulang nila is mali ang mindsetting kung paano nila palalakihin yung mga anak nila. I would not wanna think that way because again, hindi naman sinadya ng magulang natin yan. Sila ganun din kasi. Remember, there were never schools for parents. Paano tayo pinalaki, ganun din siguro pagpalaki sa kanilang magulang nila na naipasa lang sa atin. So, ibig sabihin, as a transformational coach, kaya mong alisin lahat itong mga nakakulong na mga bagahe sa isang tao. How I wish. Nasa tao pa rin eh. Because remember ha, today, your life is a product of your belief system in the past. Yes. Pero kung yung belief system in the past hindi na match sa buhay mo ngayon kasi ikaw mismo, you decided to change your belief system because your belief system equals your result. Ibig sabihin, lahat pwede umaman? Kung gusto nila. Kalokohan yan, coach. Kasi hindi magiging balanse ang mundo kung lahat pwede umaman. Define mo na ano mo na yung yaman. Kasi, of course, hindi naman lahat may kapasidad maging multi-billionaire. But define natin, ano ba yung yaman? Dahil hindi lang sa pera ang yaman. Exactly. Wealth is well-being. Wele. Health can also be wealth.
in health, in relationship, in meaning, in spirituality, in fun. Yan ang unang kailangan maintindihan ng tao. Saan mo ba gustong maging masaya? Paano mo ba gustong maging masaya? Ano ba ang makakapagpasaya sa'yo? Exactly. Except that a lot of people, they thought it's the money that will make them happy. And they only to realize the moment they have more than enough, then they get a lot of trouble in their life. Why? Simply because only to find out that when you are there already, it's not the answer to all of your problems. The answer to all of your problem is still you seeing yourself in front of the mirror, that, do I deserve this? And the more we run after external things, the more people feel empty. Kaya maraming tao na napili na lang mag-abroad, hindi dahil sa gusto nilang kumita ng pera, dahil hindi sila fulfilled. Tawag dyan resistance. Is it their fight? Makikipaglaban ako? Flight? Aatrasan ko? Or freeze? I will not do anything. Hindi naman lahat ng tao magiging negosyante. Hindi naman lahat ng tao magiging successful. Ano ang pupwede natin magawa bilang tayo na may hawak ng katawan natin for us to improve ourselves? I would always say everything begins with the mindset. So kung ang mindset ko is hindi aligned dun sa gusto ko, yun una kong babaguin. Kasi pag nabago ko yung mindset ko, mababago ko lahat. Kaya maraming mahirap kasi dahil mahirap silang pinanganak. Kaya maraming mahirap dahil sa gobyerno. Kaya maraming mahirap walang oportunidad sa Pilipinas. Mahirap maging successful sa bansa natin. That's bullshit. Because ang daming opportunity ngayon. Madali lang kasing sabihin niyang coach eh, pero napakahirap i-prove niyan. Exactly. Not unless magbago yung mga utak nila na pwede, kaya, then their action will follow. Ganun lang kadali yun? Sasabihin mo lang sa sarili mo, pwede, kaya? Three things. Number one, verbal conditioning. Instead of you saying, hindi ko kaya, mahirap to, versus okay, aaralin ko, kakayanin ko. Number two, modeling. Sinong lagi mong kasama? Kasi kasama mo lagi, sinasabihin siya, huwag ka na magnegosyo, malas yan, susundin mo sila. Pero kung yung kasama mo, kasi I like you have a community because this community will support one another, galing ako dyan, kinaya ko, halika, sasamahan kita. That's very important. But above all, number three is specific event or experience. Never ka pang nakapunta ng five star hotel, pumunta ka, sa lobby lang, uupo ka, at doon mo mararamdaman, uy, pwede, pwede, pwede. Up until magbabago yung consciousness. Ibig sabihin, kung bakit ka mahirap, kung bakit miserable ang buhay mo, kung bakit malungkot ka, kung bakit hindi ka fulfilled. These are your justification, these are your excuses, these are the things that you put up as a drama, yes, for you to remain poor. Yun yung sinasabi mo sa sarili mo. Secondly, modeling. Do not expect na magiging successful ka kung ang kasama mo is mga walang mangarap sa buhay. Delikado yan. Correct. And then, number three is saan ka ba nagpupunta? Specific events to change the way you see the world. So, ibig sabihin, napakasimple ng formula to success. Ang dali na lang kaya ngayon, ang daming free learning, mag-attend ka ng Zoom, ang daming mga events na pwede mong puntahan, at marami kang makasalumuan na tao pwedeng tumulong sa'yo, go, show up. Madali kasi napuntahan yung mga lugar na komportable tayo ngayon. Madali kasi pakisamahan yung mga taong alam natin na pinapakisamahan tayo. Not knowing that there is no growth inside your comfort zone. And I wouldn't wanna call that comfort zone because it's not really comfortable. Hindi komportable maging mahirap. Hindi komportable maging healthy. I call that a shitty zone. I don't really mind you say that, mahirap. Kung yan ang gusto mo maging mahirap, then I bless you, stay there. But let's be real, lahat naman gusto gumandang buhay. Lahat gusto sumaya. Lahat gusto masenso. Kaso lang, pinapaniwalaan mo yung kasinungalingan mo. Na wala kang mararating sa buhay. Na hindi kaya. Ngayon, nagiging maliwanag kung bakit maraming tao ang mahirap sa buhay. Kung ikaw malungkot ka, mahirap ka, I'm sorry to say, pinili mo kasi yan eh. In life, it's always a choice. Especially right now, aware ka na, halos lahat ng content na pinapanood ko, laging sinasabi, kaso lang, pinili mo pa rin magstay there because akala mo comfort zone mo. Wala ka kasi sa sitwasyon ko. Squatter ako eh. Mahirap akong pinalaki. Sa probinsya lang kami, walang oportunidad. Paano mo nasasabi yan? Sure. Gusto mo bang maging squatter for the rest of your life? You know, I'm very certain kung lahat tatanggalin sa buhay ko ngayon, pangalan ko, social media asset ko, savings ko, lahat, balik ako zero, I'll work for you as a janitor. In 6 months time, I will be your partner in business. Is it possible? It is. It's about choices. It's about making that decision in life. Yeah. It's about taking that big leap of faith. Ang simple lang ng universal law of compensation. The universe or God will pay you exact value of the value you put out in the world. Ibig sabihin, lahat ng panalangin natin sinasagot. It's just that pag dumating sa iyong oportunidad, hindi ka nakahanda. Pag dumating sa iyong oportunidad, nakasara ang pinto mo. Alam mo bakit? Bakit? The mindset here is, bakit ko aayusin trabaho ko, ito lang sweldo ko. When I was your promodizer or janitor, I realized, tinuro sa akin, pag tinanggap mo isang trabaho, kahit walang sweldo, bigay mo buong buo as if binayaran ka ng 1 million because yun yung signature mo. Because the value is in the experience. Exactly. You're growing to who you
are, who you have become as a person as high value, which is no matter what job is given to you, I always say, if you're given a job and you create a poor job, you get no reward. If you do a good job, you get poor reward. Ah, kaya pala good job ka lang. Kaya pala minimum wage earner ka lang. Kasi good ka lang eh. Average ka lang eh. But if you do an excellent job, then you get promoted. You have more money. But here's the thing. If you want all the millions, do an exceptional job, which means every single reward will go to you. There is no opportunity by being a mediocre. Never. Ibig sabihin, kung ikaw ay regular na empleyado lang ngayon, as long as galingan mo dyan sa trabaho, you will be rewarded and you will be compensated. Yeah, I'll tell you, I started as a janitor. I was the best janitor in the world. Ang nakakatuwa lang, ang next kong target, maging promodizer. Ititignan ko yung mga promodizer, ano ginagawa nila? Inuuwi ko yung brochure, inaral ko yan. Buti na lang may namatay isang promodizer. Naghahanap ngayon ng bagong promodizer. Taas ako ng kamay, baka pwede ako dyan. Sige nga, eh nung tinry ako, ang galing. I made sure I was the best promodizer in the world. Dun sa Davao na hindi ako makakalimutan kasi lahat yan gagawin. Saan sa Davao ito? Metro Plaza, Ryan Marketing, Guillamax, RJ Homes. Naalala ko pa yung mga trabaho ko. Kasi hanggang ngayon hindi ako makalimutan ng mga taong nakapalibot sa akin. Because I realized, my mentor told me, when you give something, give it all of you. Up until now, whether I do paid seminar or unpaid seminar, I'll do it when I leave as if I'm being paid $1 million. That's where opportunity comes in. Sorry ha, but hindi ko naiintindihan bakit maraming mahirap. Simply because kung nasaan sila, hindi nila ginalingan. Alam ko maraming magbabasa akin ngayon at alam ko maraming kasabi sa akin, mabuti ka, mabuti ka. No, believe it's possible when you give it all of who you are. Kung hindi ka mabless ng amo mo, okay lang, he will bless you. Ang galing nun. Nabuhay na kayo sa dahilan eh. Nabuhay na kayo sa reasoning na hanggang ganyan na lang kayo. Ba't hindi mo itaas ng konti ang level ng buhay mo? Why is that hanggang ngayon nakikinig ka? Why is that fina-follow mo ko? Hanggang ngayon interesado ka sa mga topic na dinidiscuss ko? Is that a coincidence na parang tinatamaan ka ngayon? Baka mamaya, calling na yan. May oportunidad pala na nag-aantay sa'yo sa kabilang banda. Kailangan mo lang umpisahan. Kapag nangarap ka, kilusan mo. Actionan mo. I-match mo. Gusto maging milyonaryo, ang kilos nakahilata. Hindi. Ayaw matend ng meeting, amat ng training. Ano yun? Kailangan balance ang buhay. Susunod, mag-aalign yung utak mo na sasabihin ng utak mo sa katawan mo, eto yung gawin mo. Exactly. Kailangan marunong kayong bumasa ng kutob din nyo. Bigla kang kukutoban yan. Hoy, kumilos ka. Ang tawag dyan is intuition. Correct. Pag inutusan ka ng intuition mo, dahil ang mindset mo rich, yes. Ang mindset mo is abundance, yes. Ang mindset mo is for change, bibigyan ka ng mga senaryo ngayon. Through your intuition, that will lead you to the right opportunity na magdadala sa'yo dun. That now brings me to the second of transformation. Kanina, hack your past to forgiveness. Yes. Which means stop your drama, stop your anger, stop your shitty blame and guilt. Let it go. Yes, and be accountable to however, yourself. However, when you hack your present to mindfulness, what does it mean? Konektada sa sinabi mo eh. Yung intuition mo, yung kutub mo, napakataas. Makinig ka lang, kumilos ka. Whether you will succeed or not, that will bring you to your next step, to your next step, to your next step. And never be afraid to take action as long as you're mindful, you're doing this intentionally. Which means have a practice of intentional living. Everything is conditioning. And naniniwala ako na ikaw na nakikinig ngayon, nanonood ngayon, that you have this unlimited potential. That you only have to unleash it through right mindset, again, right action, and definitely, you will flourish. But lastly, hack your future with enoughness. Hindi ka pwedeng pumirmi lang. Kailangan part ng buhay mo is to make sure that you live a life wherein you understand you are a money machine. And if money is what we want, entrepreneurs, you have to take care of the money machine so you feel enough. May pera or wala, dahil tinrabaho mo yung sarili mo, by making sure every day you take care of your physical body. We always say health is wealth. Bakit ang dami ko ng pera? I don't feel wealthy. Simply because you have not taken care of your health. Number two, enoughness also means start making sure that you take care of your relationship with yourself, because your relationship with yourself will translate with your relationship with other people. May pera ka nga, wala ka namang kasalo sa buhay kasi lahat nawala na, nakakalungkot din yun. Again, enoughness is what we want more than the money. But number three, you need to start taking care of what do I need to grow myself every day to learn and be good at what I do with the chosen career, chosen job, or chosen business that I am the best of who I am, because money will just follow. Three areas you need to start working on: your enoughness, health, relationship, and again, growth mindset that will translate to the amount of money that you want so that umulan, bumagyo, bumaha, okay ka, kahit tanggalin lahat to sa'yo kasi yung success mo, never about position, never about business, never about other people, but it's all about you that you carry on a day-to-day basis. Hello!
sino ang ano naka-relate? Can you type ako kung naka-relate ka? Sino dito yung ano? Pwede niyang masabi na buti na lang umattend ako today. Can you type 10? Okay. Can you tell me, type mo din, sa 20-minute video na pinanood mo, ano yung pinaka nagkaroon ka ng malaking realization? And it's okay to be, you know, it's always good to be honest. Diba? Ano yung na-realize mo? Yoli, what do you mean right mindset? Na dapat may right mindset ka? Ano yung na-realize mo? What about mindsetting? Sabi ni Maria Fe, let go of the pain. Forgive. So in short, stop the drama. Di ba? Stop the drama. When you say emptiness, anong ibig mong sabihin, Susan? Si Susan Tenorio. You are the solution of every problem that you have. Sabi niya, follow my instinct. Walang shortcut. To process yan, by the way, ha? Walang shortcut sa proseso. It's all about me that I carry on daily basis. Dapat lagi akong all out sa mga ginagawa ko. Sabi ni Alice. Sabi ni Chatty, I am the solution to all my problems. I like that, ha? Na inaako mo. Sabi ni Jovi, put the best in everything na gagawin niya. Exactly, stop the drama. Learn. Ganito, pag magsusulat kayo, can you please retype? Example, kay Vicky. Instead of learn to love yourself in and okay to be alone, ang realization mo is learn to love myself. And it's okay for me to be alone. Kasi pag realization, yung sa sarili, mas may impact po kasi yun. Kapag, di ba, realization mo nga eh. Pag binigyan ka ng trabaho or opportunity, to give your best. Life is a choice. Stop the hatred and anger. Ako ang solusyon sa lahat ng problema. Always walk an extra mile. Meron pa akong hindi nakikita na mas maganda sana marami sa inyo maging ma-realize din yun. Manggaling sa aking sarili ang success. Meron pa akong hinahanap. Is it okay mag-share din ako? Ano yung pinakamalaking naging impact sa akin every time na pinapanood ko to? Na kung ano man ang gagawin ko, dapat maging pinakamagaling ako dun sa gagawin ko.
And I know, kaya ako kumita doon sa kumpanya. Lahat nung sinalihan ko, 9 days, walang produkto. Kasi ang mindset ko, pag may pinasok ako, gagalingan ko. Diba? So, ito yung gusto kong itanong sa inyong lahat, saka namnamin natin. Since na sinabi nyo, if not all, but most of you, you are in MCOR for the business opportunity. Kaya ka dealer dito. So ang tanong ko, now you are a dealer of MCOR, kailan ka magde-decide na ikaw ang magiging pinakamagaling na dealer sa MCOR? Kailan ka magde-decide? Kailan ka magiging magaling? Kailan mo gagalingan? Diba? Kasi sinabi ni Coach Russ yun eh. Gusto mo magtagumpay? Dapat lahat ng papasukin mo, mag-decide ka. Ikaw magiging pinakamagaling. Diba? San siya nag-umpisa? Janitor. Siya ang pinakamagaling na janitor sa kumpanya niya. Nag-decision siya na ganun. Imagine, pagiging janitor lang yun ha. Hindi naman sana nila lang. But, alam niyo yon, I'm sure you're getting my point. Pag kinumpare ko sa inyo na you are all negosyante, janitor nga nag-isip na maging pinakamagaling na janitor, eh hindi naman yung makakabili ng kotse. Hindi naman yung makakabayad ng sandamakmak na utang niya. Diba? Hindi naman yan makaka-travel, yung pangarap niyang travel kasama ang pamilya niya. Pero ginagawa niya, naging pinakamagaling siya at lahat na ng pasukin niya, tinodo niya, naging pinakamagaling siya. Diba? So, kailan ka magdi-decide na hindi ka lang attend ng attend? Okay? Kailan ka talaga magiging magaling? Because ang gauge ng magaling, remember, yung pinasok nyo po, this is not a training company. Okay? Na kailangan lang umattend ka ng umattend ng training. This is business. So, ano, what's the bottom line kapag negosyante ka? Sige nga, type nyo nga, ano ba talaga ang bottom line as negosyante? Kahit hindi MCOR, I'm talking about pagiging negosyante. Exactly. Kumita, profit. At hindi lang basta-basta kumita, kumita ng malaki. Why? Nasa MCOR ka na eh. Big income. Diba? And when you say big income, pag network marketing, minimum yan, 6 digits. Dapat, hindi ka makatulog. Kapag hindi ka pa nagsi-6 digits, dahil 6 na bon ka na sa MCOR. Yun ang right mindset. Nag-iisip ka na, ano pa ang mga kulang ko, bakit hindi ko pa nahihit yung 6 digits ko? Ano pa yung mga hindi ko nagagawa? Because obviously, meron ka pang hindi nagagawa. Kaya hindi mo pa nagagawa kasi hindi pa tama ang mindset. Gets natin? Yun ang inaral natin ngayon. Kaya yun ang pinakita ko sa inyo. We just had right attitude. Ngayon, men, alam mo na na isa sa katangian, dapat merong right attitude. And it is not enough. Dapat meron ka rin right mindset. Kaso, hindi pa rin enough. Kasi may pangatlo. Merong right action. Kasi tama nga mindset mo. Ano sinabi ni Coach Russ? Dapat tapatan yung mindset, di ba? Okay? Pang-apat. Alam niyo kung ano yung pang-apat? Be the right dealer. When you say right dealer, right leader, you will give your best. As in, best. Kasi walang ibang option talaga. Remember, most of you, pag tinatanong ko, why are you with MCOR? You always talk about your family. Mahal mo pala pamilya mo, eh bakit 6 na buwang ka na, hindi ka pa nagsi-6 digits? So you're lying to yourself. You're not lying to me. You're lying to yourself.
Naiintindihan niyo ba ako? Guys, sobrang love ko kayong lahat, kaya ganito ako. Ganito ako ka-passionate na kausapin kayo. Because this December, I want you to experience the best Christmas ever in your life. Pero ako lang yun eh. Kailangan gustuhin mo din eh. Hindi pwedeng ako lang. Diba? Ano sabi ni Coach Russ? How I wish kaya kong baguhin lahat. Sinabi niya yun. But at the end of the day, ikaw pa rin yun. Ang trabaho ko, iparealize sa'yo, you deserve the best Christmas sa pamilya mo. But you have to change this. You have to realize the real product in MCOR. You need to start to think like an entrepreneur. Diba? Totoong negosyante na. Hindi lang basta-basta tindera. Diba? Yung tindera, kung may mabenta, okay lang. Kung wala, okay lang din. Ang totoong entrepreneur, hindi pwede yun. May target every day. Diba? Ilang tao ang kakausapin ko ngayong araw na to para ma-fulfill yung target na number of sponsorship. Diba? Yung iba, anong ginagawa? Maghahanap ako ng may rayuma, arthritis, diabetic. Paano makakapag-network yung may rayuma? Sige daw, paano makakapag-negosyo? Gets nyo? Of course, naging anghel ka sa kanya. But remember, negosyante ka. Your real product is the opportunity and the vision is we improve lives. Dapat kasama ka doon. Hindi lang yung may rayuma at arthritis. Kasama ka dapat. You still have 2 more months before Christmas. Not you, we. Diba? Siyempre, may Pasko din ako. Diba? We still have 2 more months before Christmas or more than 2 months. You have to decide. Kailan mo gagalingan? Kailan mo gagalingan para sa pamilya mo? Kailan ka magiging honest sa sarili mo na kaya mo to ginagawa para sa pamilya mo? You have to be honest because you are not honest. Yun ang totoo. Kasi kung totoo yung sinasabi mo, matagal ka nang nag-100,000. Baka nga hindi a month, a week mo magagawa yan. Kasi pag mahal na mahal mo ang pamilya mo, you will give your best and you are not doing it yet. Because you are lying to yourself. Hindi totoo na mahal mo yung pamilya mo. Yung sinasabi mo, paiyak-iyak ka pa, hindi totoo yun. Nagdadrama ka. Ano sabi ni Coach Russ? Stop the drama. Stop it. You have 2 more months to really give your best for your family. Utang na loob. It's about time to give them the best Christmas ever. Kung totoong mahal na mahal mo sila. So if this session, after nito, nabuisit ka sa akin, okay, ano ba naman yan? Para pang naninermon. MCOR is not for you. Go back kung saan ka nang galing before. Yun lang masasabi ko. Because the reason kung bakit ganito ako ka-passionate, because sobrang nakikita ko yung malaking potential na hindi mo na ma-maximize, na hindi mo na-appreciate. Pinapalagpas mo lang. Diba? Kasi hindi mo pa nakikita yung totoong produkto mo sa MCOR. Be true. Be truthful. Diba? Especially sa mga nag-full-time dyan. Kung naka-full-time ka dito, all the more na mainis ka sa sarili mo. Mainis ka. Sa totoo lang.
Bakit? Aba, kung hanggang ngayon, eh nagko-commute ka pa rin, di ba nakakainis yun? Anong ginagawa mo? Or ano ang hindi mo ginagawa? Bakit hindi ka pa nagsi-six digits? Ako, isa lang ang nakikita ko. Hindi mo pa rin nakikita yung totoong produkto ni Emcor. Sana hindi ka makatulog ngayon. Sana. Kasi pag nakatulog ka ngayon at hindi mo na namnam yung sinasabi ko, bahala ka. Kahit kumunti tayo, wala akong pakialam. At iisipin mo na sermonan lang to, Emcor is not for you. Papagod-pagod tayo dito, tapos di naman aangat ang buhay mo. Nag-effort-effort ako dito, tapos hindi aangat buhay mo. Aaten-aten ka, hindi aangat buhay mo. Ano yun, nakitawa ka lang? Kasi masaya? Mas masaya, tandaan mo, kapag pamilya mo rin, masaya. Hindi lang ikaw ang tumatawa, kasi naririnig mo yung jokes ko. Make up your mind, Emcorians. I want you to decide kailan mo ba talaga gagalingan. Kailan mo pa talaga gagamitin yung totoong produkto ni Emcor. Na ang mindset mo is the opportunity. Sobrang bonus yung produkto. You're blessed kasi walang itatapon sa products natin eh. May mga OFW dito. I want you guys to realize not all the time na nakahiwalay ka sa pamilya mo. Meron kang opportunity na hawak mo ngayon. Gusto ko makita mo yun. Gusto ko i-maximize mo yun. And it's not alkaline C. It's not Alka White. It's not 2430. It's the 10 ways to earn of Emcor. It's the business opportunity. Can it be done? Hello, ako na ngayon good example eh. Wag na ako. Lumabas ka sa labas. Ang daming scammer. Bakit sila kumikita? Because they saw that scamming people is an opportunity for them. Gets nyo ba? Ikaw, nandito ka, hindi mo kailangan mang scam. Ang kailangan mo, galingan mo sa pagpapakita ng opportunity. Iparamdam mo na itong opportunity na to, pwedeng makapagpabago ng buhay. Be a good example. After this, kung talagang totoo ka, okay, na seryoso ka dito sa negosyo na to, I want you to talk to your grand upline. At sabi mo sa upline mo, upline, gusto kong mag-max out every day and have that commitment to yourself, to your family. Kung totoo talaga at di ka nagsisinungaling na ginagawa mo yung Emcor para sa pamilya mo, paiyak-iyak ka pa. Makipag-coordinate ka sa upline mo. Paano ka mamamax out? Okay, dapat mag-daily max out ka kasi yun ang totoong network marketing. Yun ang totoong negosyo. And I have so much belief in you guys. Imagine all the tiyaga, 'di ba? Lahat masunurin. Diba? But I really want you to go to the next level because you all deserve a higher income, a better year. Remember, you want to have a better 2024? You have to start now, as in now, hindi next year, hindi sa new year. As in now, have that right mindset. You already knew, right attitude, right mindset. And I want you to be the right dealer. I want you to decide now.
starting today, I will be the right leader. How will you know that? Make your decision na makita mo yung totoong opportunity ni MCOR. Yung totoong product ni MCOR. Hanapin mo. Kasi kaya ka pa hindi kumikita ng 6 digits, hindi mo pa nabibenta yung totoong produkto ni MCOR. Before we end, kung talagang naiintindihan niyo ako, what is the real product of MCOR? Tandaan nyo, para ma-max out, ang dali lang malaman. Tama? Kung hypermini ka, ilan ang dapat mong mabenta na packages sa isang araw para ma-max out ka? Kung regular package ka, ilan dapat? Ganun lang kasimple eh. At hindi mo tatantanan, hindi lalapat yung likod mo sa tama nang hindi mo na-hit yun. Hindi mo ma-hit ngayon, kinabukasan babawiin mo. Kasi yun ang totoong negosyante. Yun ang totoong nagmamahal ng pamilya. Kasi kumikita ka. Huwag mo akong, may itatanong ako sa'yo ngayon, pero gusto ko, sasagutin mo through prayers. Mamayang gabi, bago ka matulog. Number one, sasagutin mo to ah, through prayers. Ginagalingan mo ba talaga? At kung hindi, at willing ka, nagalingan mo, you have to have a commitment to yourself and to our Creator. You decide kailan mo siya gagalingan. Kailan mo gagalingan. Once you have that commitment sa taas, talk to your upline. At sabihin mo yung commitment na yan. At makiusap ka sa upline mo. Wala kang upline, find a cross line that you can trust na ipupush ka niya, na hindi ka magtatampo kahit murahin ka niyan. Dahil yung, ano ko lang ito ah, being exaggerated ah. Kasi alam mo, it's not the mura, it's the intention na magtagumpay ka. Kaya ganyan siya magsalita sa'yo. Magpatulong ka na ma-max out ka every single day. Kasi deserve mo yun, huwag mong katakutan yung max out. That stupidity na matakot ka doon. Takot ka na lumakikita mo? Saan mo makakita nun? Again, MCORians, you deserve a better life. I always believe that. Kaya nga tsinatsaga ko to every Monday eh. Name me a president na ginagawa ito every Monday. Consistently. Kaya ko ito ginagawa because I have so much belief in you guys. Ako nga naniniwala, paniwalaan mo yung sarili mo. So with that, MCORians, I want you to think some more. As in, laliman mo. Kung hindi ka masyadong nag-iisip, it's about time. Mag-isip ka ngayon, please. Namnamin mo lahat yung pinag-usapan natin. Leaders, talk to your core. Because it should not stop here. Kung kinakailangan after nitong session, usap-usap kayo. Diba? You do it. Hindi yung parang pagkatapos, nunood ka na naman ng Netflix, nunood ka ng YouTube na wala namang kakwenta-kwenta. Plan your life. Because you are here. You are in MCOR for a reason. And I always believe that reason is for your life to be improved. Wala nang iba. Kasi yun lang ang vision ni MCOR eh. Wala naman ang iba eh.
And with that, Emporians, if I said something that hurt you, well, buti nga, yun talaga intention ko, bahala ka. Diba? I'm just being truthful because I care so much. I care so much. Kung mamasamain mo, sabi ko nga, okay lang, hindi ko problema yun, problema nyo yun. Diba? Basta ako, my intention is very pure. And that is the reason why I talk this way. Not all president. Diba? Well, hindi ko inaangat ang sarili ko. Pero alam ko yun kasi kilala ko rin sila. Diba? So, God bless you all. Isip, namnamin, you pray hard tonight, you talk to your uplines, you talk to your mentors, you talk to your chosen leaders, kahit cross line yan, it's okay. Alam nyo naman, in MCOR, we are family. Diba? So, God bless everyone. See you again. Thank you.